Grabe naman at ang dami ko na talagang nabudol dito sa pintuan naming mukhang yayamanin. Pero dahil wallpaper lang yan. Ito nga pala yung itsura ng pintuan naming before. Alam nyo ba na around 100 pesos lang yung gagastusin mo dito? Yung mga pintuan yung plain, walang kabuhay-buhay, o kaya naman yung pangit na yung mga pintura, gawin nating social gamit itong wallpaper. At para mapaganda naman yung pagdedicate nyo nito, ay gayahin nyo yung ginawa ko. Ganyan nga, at pinaikot ka na muna yan at magsimula kayo sa left to right or right to left. Huwag yung gagawin yung magsisimula kayo sa taas pababa na kung mahirap siguradong gusot-gusot ang magiging outcome. Siyempre sa bawat tanggal nyo ng dikit nyan, siguraduhin yung hahagurin nyo para mas maganda yung lapat. Diba? Tignan nyo yung pagkakadikit ko. Walang kagusot-gusot yan mga Mars. Slowly but surely, ganun. Ito talaga yung dapat yung gawin lalo na kung kayo lang mag-isa yung gagawa nito. Sa mga susunod na layer, siguraduhin yung nakapantay siya sa una para hindi maging tabi-tabi nga yung guhit. Dahan-dahan lang talaga ako dyan dahil hindi naman ito nadadaan sa mabilisan. Sa pagdidikit nga nito ay kinakailangan mo talaga ng pasensya. Tiyaga. Ako, kung wala ka nun, hindi to para sa'yo. Mahirap talaga tong gawin, lalo na pag mag-isa ka lang. Kaya kung meron ka namang mahihingian ng tulong, magpatulong ka. Para naman sa magkabilang gilid ng pinto, gumupit lang kayo ng maliit na wallpaper at ganyan ang gawin nyo. Mas maganda kasi tignan pag may ganyan, parang may border. Isang rolyo lang pala ng wallpaper ang nagamit ko dito at may sobra pa dahil hindi ko naman nadinikitan yung likod ng pintuan namin. At kung gagawin nyo naman to ng baliktaran, hindi ko po sure kung kasha yung isang rolyo. At ayan, tapos na. Alam nyo ba, ang dami na nang tanong sa akin yan kung tunay na kahoy daw ba yan. Ikaw, nabudol ka rin ba sa unang tingin?